2 Timothy 4:3, for time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Totoo, naghahanap tayo, pero buong buhay man, maghanap, di ka natitigil pagka hinahanap mo perfect. Kaya kailangan, eto, I know that I have peace with God, I'm going to value this, and I will not let anything I will hear disturb me. Proverbs 1:5, let the wise man listen. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Pero sinabi ni Solomon, to learning there is no end, and reading many books only wearies the soul. Siya na nag-aral na mabuti, siya na napakatalino, nagsasabing, hindi natatapos ang pag-aaral. Mapapagod ka lang. Pag nakakita ka na nung what works for you, and in your conscience, and in the limited knowledge that you have, you know that this works, and this is reason, stick to it, at manahimik ka sa buhay. So to be happy, choose who you hear. Choose who you listen to. May mga tao na pag dumapo sa buhay nyo, pag alis niya, malungkot kayo. May tao na pag nakausap mo, pag alis niya, nasiraan ka ng loob. May mga tao na pagka pinagbigyan mo, binasa mo yung text niya, binasa mo yung email niya, nakakwentuhan mo, bumibigat ang mundo. Humihirap ang buhay. Kasi yung pananaw niya, inililipat niya sa'yo. Kaya ang sabi sa Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Gusto mo mapagpala ka? Huwag ka makinig sa payo ng masasama. At yung masama, hindi lang sinungaling yun, although ang sinungaling ay masama. Yung totoo din ang sinasabi, pero wala nang sinabi, kundi yung pangit na totoo, yung nakakahirap ng loob na totoo, yung nakakapagpalungkot na totoo, nakakasama rin sa'yo yun. Kahit totoo. Kaya pinipili mo rin yun. Gusto mo bang balitaan, mabalaman kung sino lahat ang nagsaksaka, nagpatayan, ilan lahat ang nalunod, ilan lahat ang namatay, nasa buga ng bomba, nasa buga ng gato. Gusto mo talagang malaman yun? Anong magagawa mo para baguhin yun? Alamin mo lang ng alamin kung pwede kang mag-contribute para baguhin. Pero kung wala naman, lulungkot ka lang, umalam mo lang ng ibang mga bagay na nakakapagpayaman ng isip, nakakapagpatibay ng loob. Mapalad daw at pinagpapala yung mga tao, hindi nakikiumpok, nakikipagkwentuhan sa mga taong walang magawang mabuti. Dahil may influensya ka lang nila. Ecclesiastes 5:1, guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools. So you listen when you go to the heart of God, to the house of God. You listen to the voice of God, you listen to the guidance and the counsel, into the edifying messages that come from the mouth of God. Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, those who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Sino ang pinupuri dito? Napakaganda daw tingnan ng mga paa ng mga taong ang daladala ng good news. Kaya mahalaga rin mga kapatid, huwag niyong laging pagbuksan at huwag niyong laging i-welcome yung mga taong puro bad news ang dala. Kahit pa nga totoo yung bad news. Merong magandang katotohanan, meron ding pangit na katotohanan, at hindi mo kailangan na hanapin lahat yung pangit na katotohanan kung hindi mo naman susolven, malalaman mo, lulungkot ka lang. Kaya napaka-importante, tayo man tagapagdala ng magandang balita. Mga kapatid, huwag kayong forward ng mga natatanggap yung text. Liban na lang na verify nyo na totoo. At liban na lang na alam nyo na makakabuti para sa mga papagdalhan nyo. Kumisan sobrang nakakalungkot, nakakaligadig, nakakatrouble, tapos send ka lang send. At yun ang problema sa email, problema sa Twitter, ang dali mag-send. Pero kaya mo bang bawiin yung nervyos, yung lungkot, yung panglulumo na nadarama nung nakakabasa ng mga mensahe mo? It is a great responsibility not to keep forwarding anything. Forward ka ng forward. Ang may mga taong ganun mahilig. Tapos wala nang ginawa kundi i-text kami minuto ng lahat ng sakit ng lahat ng tao.
May sakit si ganun, ipagdasal. May sipon si ganun, ipagdasal. Minuminuto. Kahit sin. Saan nagpahinga? Yung dami-daming mga tao na nagpapagamot at pinapakain nila, niyaya niya yung mga disciples yung manahimik, magpahinga muna. Dahil wala na silang pahinga. Meron naman mga tao, wala nang ginawa kundi humingi ng prayer request. Pero ni minsan, hindi ka man lang matanong, ano naman ang prayer request mo? Inanila ka na lang, tagadasal ka na lang yan. No? At ang dali-daling gawin yung sati-text ka, email na yan. Nakaka-exploit. Huwag kayong hingi ng prayer for yourself. Kung kayo naman, hindi man na mag-alok, what can I pray for you? Dahil bawat prayer request ay binibigyan niya sa isang tao, kung responsable siya, nagiging pabigat yun sa buhay niya. Kasi dinadala niya yun, dinidibdib niya. At hindi naman masamang gawin natin yan sa isa't isa. Kailangan lang balance ka. Hindi ka puro prayer request. Isang araw naman, ikaw ang manahimik at magtatag sa mga tao, anong prayer request mo? Ako naman magpe-pray. Hindi wala nang ginawa ang tao, kundi ipanalangin ka na lang. Yung makakarinig na lang ng balita tungkol sa'yo, may sakit ka, naghihirap ka, nasa panganib ka, pero kung maganda ang balita, hindi ka man lang makapag-text. May mga ganyan kamag-anak, oras na nakita mo yung pangalan sa cellphone, nakakanervous pa sa'kin. Mangungutang. Meron na ba kayo kamag-anak? Hoy, ang dami kong pera kayo, pupunta ka dito, bibigyan kita. Meron ba noon? Pag meron, ipagpagawa niyo monumento. Pero pag bad news, you will hear. Kaya sabi nga nila, no news is good news. Kasi kung good yan, hindi na yung kikibo. Napaka-importante mag-minister tayo sa mga mahal din natin sa buhay, mga kapatid. Huwag one-way relationship. Psalm 85:8, I will listen to what God the Lord will say. He promises peace to His people, His saints, but let them not return to folly. So yan ang pinapakinggan natin, ang Diyos. Binabasa natin ang Biblia. Pinapakinggan natin mga responsible preaching and mga pagpapaliwanag nito. Pinapakinggan natin yung mga awit na nagre-reflect, nag-amplify ng mga mensahe ng Diyos. Psalm 78:1, O my people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. Sa mga TV cafe, sa mga radyo, at iba't iba mga media, sobrang nag-aagawan yung mga yan ng atensyon, lalo mga news programs. Kaya pinapalala, pinapapangit. Kumisan merong isang bubong na nilipad ng hangin, dinala sa ilog, kukuha na ng picture. Nakalubog ang bahay, bubong na lang ang kita. Pero yung pala yung bubong lang yung lumipad doon. Yung mga sensational journalism, ang dami niyan. Okay, lagi nagpapapaniwala kasi nag-aagawan sila ng benta. At alam niyo naman, bad news is good news itself. Dapat na rin nating palitan yung concept ng news. Nakakatamad na magbasa ng dyaryo. Nakakatamad ng manood ng mga balita. At kung kailan pa naman dinner time, nandiyan yung mga news sa mga sinaksak, tinanggal ang bituka, dinukot ang mata, sinimentuhan, inilagay sa drum, sinunog. Dinner time. Kita niyo kung gano'ng ka-bad taste ang ating mga broadcasters. No? Hindi na iniisip ang pamilya magkakasama. Nakaka-discourage lahat. Anong mapapala ng isang bayan na i-detalye mo pa kung paano tinadtad ang isang babae at pinutul-putul siya at kung ano. Kailangan pa ba natin malaman ng gano'ng mga detalye? Pero yung mga gumagraduate with honors, yung mga mabubuti mga balita, hindi mo yan mabalitaan. That's why even the media has to be rewarded in God's name. Isaiah wanted to hear the word of the Lord. So ang Panginoon, pag nagsasalita, to encourage, to instruct, or to warn. Kung nakakatakot man ang mabibinig mo sa bibig ng Diyos, dahil winawarn ka lang, pinapaayos ang buhay mo para huwag dumating at huwag matuloy yung masama na mangyayari kung hindi ka magbabago ng iyong paraan. But to glorify something bad or something evil or something ugly just for the sake na mapag-usapan yun, it has no place in a good spiritual discourse. Kaya pag may dumarating, o anong balita mo, ay ayoko nang pakinggan yan. May mga taong wala naman talagang gustong gawin, kundi ikuwento sa'yo lahat ang hirap at bigat ng buhay. Kaya tuloy kung minsan, ayaw mo na makipag-usap. And don't feel guilty kung ayaw nyo. You're entitled to have a new ear. You're entitled to choose what enters your ears. Hindi pwedeng gawin ng mga taong basurahan ang tenga mo na lahat na lang ng reklamo nila, hinaing sa buhay, itatampak nila doon. Sabi, alam mo, pag nakakausap kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Oo nga, dahil pakiramdam ko naman ang bumigat, inilipat mo sa akin lahat eh. No? Kaya meron din tayong pananagutan, hindi ka lang lipat ng lipat, itingnan mo rin yung kausap mo. Pag may kausap po tayo mga kapatid, tatantyahin nyo, malakas ba siya ngayon o mahina?
Kasi kung minsan may mga palo ang hinahit na nga ng loob mo, sunod-sunod na yung dumating, meron naman isang na lang kailangan mo para magbigti ka na talaga. Kaya, kung napakaramdaman mo, ano bang mood niya? Kung medyo mabigat, huwag na. Tama na muna yung dala niya ngayong araw na ito. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Let us not always be selfish. Gusto lang nating luwagan yung buhay natin kahit iba yung nasakal. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Bagamat, itinuturo din naman ng Bible na talagang we should share each other's burdens. Ang sinasabi lang natin dito, maging kind ka rin naman. At kung laging ikaw na lang lagi yung problema, paminsan-minsan, sarilinin mo na lang muna. Bigyan mo ng pahinga yung kapwa mo na tumutulong sa'yo dahil baka hindi na rin niya kayanin, dalawa na kayo ngayon na parehong broken. It is important to think about these things. And do not always listen to and be affected by bad news.